أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa Religyong Islam, Alhamdulillah, kamakailan lamang po natalakay na po natin yung patungkol sa zakat. At alam naman po natin na ang pagbibigay ng zakat ay kasama po ito sa mga haligi ng Religyong Islam. Ngayon naman, Alhamdulillah, ang ating tatalakayin naman ay ang pang-apat na haligi ng Religyong Islam. At ito ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang ating tatalakayin sa maikling oras na ito, mga kapatid, ay ang kainaman ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o kainaman ng buwan ng Ramadan, khasais shahru Ramadanil Mubarak. So yan ang ating tatalakayin sa mga maikling oras na ito. Mga kapatid sa Religyong Islam, natalakay na po natin na ang pinaka isang kainaman ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o buwan ng Ramadan, ito ay kabilang sa haligi ng Reliyong Islam. At ito ang pang-apat na haligi ng Reliyong Islam. Nabanggit ito sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, Bunil Islamu ala khamsin, at nandoon ang wasawmi Ramadan. Nandoon ang pag-aayuno. So mga kapatid sa Reliyong Islam, ang pinakamalaking kainaman ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o ang buwan ng Ramadan ay kabilang ito sa mga haligi ng Islam. Pangalawa, sa buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Reliyong Islam, hindi nyo ba alam na dinodoble ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala ng iyong mga mabubuting gawa? Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, Kullu amali ibni Adam yudha'af lahu alhasanatu biashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'afin, kala Allah subhanahu illa sanfa innahu li wa ana ajzi bihi. Sa malapit itong kahulugan, mga kapatid sa Reliyong Islam, alam nyo ba na sinabi ng Propeta Muhammad SAW na lahat ng gawain ng Ibni Adam, ang anak ni Adam, tayo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan, yudha'af lahu. Ibig sabihin nun, dinodoble ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasanatu bi ashri amthaliha. Ang isang mabuting gawa ay nagiging 10 kabutihan. Ila 700 di'afin, hanggang sa maging 700 na kabutihan. So isa yan sa kainaman, mga kapatid, sa pag-aayun o ang buwan ng Ramadan. So isa po yan na dapat nating alalahanin o gawin ang paggawa ng iba't ibang pagsamba sa buwan ng Ramadan, dahil ito ay dinodoble ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gantimpala rito. Nabanggit din ng Propeta Muhammad SAW na sino man ang taong mag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay ipapatawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang naunang kasalanan. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, Aman sama Ramadana imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dambi. Kung sino man sa inyo ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan wa ihtisaban, imanan, ibig sabihin nun, mga kapatid sa Reliyong Islam, pananampalatayan ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-ayuno ka para kay Allah, hindi para sa ibang tao, hindi para sa mga magulang mo, hindi para sa iyong asawa, hindi para sa iyo kahit sino mang tao. Para ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, imanan wa ihtisaba. At ninanais mong makuha ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipapatawad sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sinauna mong kasalanan. At sinabi rin ng ating mga ulama na isang kainaman sa buwan ng Ramadan ay kapag pinaghigian mo, pinagbutihan mo ang pagdarasal mo dito ng mga mga wajib na sala, yung mga sunan nur rawatib, yung mga sunna. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, Man kama Ramadana imana wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dambi. Sa malapit ng kahulugan, kung sino man sa atin ang magsala, itayo niya ang iba't ibang klase ng sala sa buwan ng Ramadan, imanan, ito ay pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisab, at gusto niyang makuha ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan, ipapatawad din sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinaunan niyang mga kasalanan. So kabilang po yan sa mga kainaman ng buwan ng Ramadan. At alam niyo ba, nabanggit din ng ating mga ulama na sa buwan ng Ramadan, isang kainaman sa buwan ng Ramadan ay ang hadith ng Propeta Muhammad SAW na ang buwan ng Ramadan ay dito ibinaba ang Quran. Ha? Ito yung buwan na ibinaba dito ang Quran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ito yung buwan na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang
Quran. So isa ito sa mga kainaman ng buwan ng Ramadan. Nabanggit din ng ating mga ulama, mga kapatid sa reliyong Islam, alam nyo ba na sa buwan ng Ramadan nandito ang pinakamainam na gabi? Ito ang Laylatul Qadr. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. Ito yung gabi, mga kapatid, na kapag nakuha mo isang gabi ay mayroong katumbas na 1,000 buwan. So kung ano yung ginawa mong kabutihan sa 1,000 buwan, mga kapatid, yun ang gantimpala sa Laylatul Qadr. So mga kapatid sa reliyong Islam, napakarami pang mga kainaman ng buwan ng Ramadan. So kinakailangan sa atin, obligado sa atin, mga kapatid, bawat isa na pagigian niya, magdublikayo sa paggawa ng kabutihan o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid, napakarami pa pong kainaman ng buwan ng Ramadan at inshallah dudugtungan pa po natin hanggang doon na lamang. Bidnillah subhanahu wa ta'ala, akhiru da'wana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.